Mapagpalang araw mga kataba. Magluluto naman tayo ng ating chicken breast. Yan. Yung chicken breast natin, minarinate ko to sa ating toyo calamansi. At naglagay ako ng ating konting oyster sauce. Naglagay ako ng paprika, konting ajinomoto, at dried parsley. Kung walang parsley o paprika, huwag nyo nang lagyan. Kasi kung ano lang yung meron dito sa bahay. Naglagay din ako dito ng ating isang pirasong itlog at cornstarch. Yan, i-marinate lang natin. Pero matagal na itong nakamarinate. Pwede nyong i-marinate mga 30 minutes. Tapos dito meron tayong breadcrumbs. Na i-coat natin sa breadcrumbs. Tapos i-chilled natin mga 10 minutes para kumapit ang breadcrumbs. So, ganun lang ang ating gagawin. Tapos dito, may pinapakulo akong patatas. Gagawa naman tayo ng ating mashed potato. So, yan. Ganito lang ang gagawin natin, mga kataba. Yan. Hiniwa ko ng maliliit ang ating chicken breast. Yan. Tapos, yan. I-coat lang natin ng ganyan. Tapos, i-chilled natin kahit mga 10 minutes para kumapit ang breadcrumbs at medyo malutong pag ating pinirito. Ganun lang mga kataba. Lagay natin sa plato. After natin napakulo yung ating patatas, yan, unti-unti ko na siyang dinudurog. Kung wala kayong masher, tinidor ang ginagamit natin. Saka na tayo mag-masher. Naglagay ako ng isang kutsara ng margarine. O, pwede namang butter. Tapos, itong ating maliit na cube ng cheese. Hindi na ako maglalagay ng salt kasi maalat na to. O, yan. Cheese to na ganito kalaki mga kataba. Hidden to eh. O, hindi ko lang pinapakita yung ano. Ganito kalaki lang yung binili ko. Pwede kayong magdagdag kung gusto nyo. Tapos, durugin lang natin. Ganun lang mga kataba, habang mainit pa yung ating patatas. Durugin na natin at ihalo natin. Balikan nyo ako. Kuha tayo ng kutsara naman. Yan, na-rest ko na to. After natin makoat ng breadcrumbs, ni-rest ko siya ng mga 15 minutes. Nilagay ko sa ref. Para maganda yung frying niya. Tapos, pwede na natin i-fry. Yan, hindi pa masyadong mainit yung mantika. Kasi low heat lang naman to. Low to medium heat. Kasi ito ay chicken breast na alam nyo naman ang breadcrumbs. Madaling masunog. Kaya hinaan lang natin ang apoy. Hiniwa ko lang naman ninipis yung ating chicken breast. Yan. Pwede na yan. Huwag lang masyado magdikit-dikit. At? Luto na yan. Ayan. Naluto ko na yung ating. Yan. Nakita nyo, sinama ko pati tutong kasi masarap yan. Yung ating bread. Chicken breast. Tapos dito sa same pan, naglagay ako ng 2 kutsarang margarine. At 2 kutsara din cornstarch. Kasi gagawa naman tayo ng ating gravy. Yung pinagbabarang ko ng ating chicken breast, dito rin ako naglagay ng tubig para mas malasa. Naglagay tayo ng konting toyo. At halu-haluin natin yan. Pero for the meantime, maglagay tayo ng choc nut. Kalahating beef cube yun. Ang aking choc nut. Kung meron kayong mushroom, mas maganda. Lagyan nyo ng mushroom. Haluin nyo lang yung consistency. Pag nakuha nyo ng medyo malapot at hindi naman matubig, pwede na yon. Balikan nyo ako. Yan. Pag ganyan na, pwede na yan. Mapapansin nyo parang may puti gawa ng ating egg. Kasi
yung pinanggalingan ng aking pinagbabaran. Malasa kasi yun. Pinagbabaran ng chicken breast. Pwede na yan, hindi na malabnaw at hindi na rin masyadong malapot ang ating gravy. Yan. Ano yung bagong recipe na naman na chicken breast ang gamit natin, mga kataba? Minarinate ko muna yung ating chicken breast sa toyo calamansi kasama ng oyster sauce at naglagay ako ng egg kasama ng cornstarch. Para alam nyo na, laging malasa ang ating meat. At yun namang pinaka nasa gitna niya ay mashed potato. Konting margarine lang yan at cheese, mga kataba. Napakasarap din ng ating mashed potato dahil inibabaw ko naman yung kanyang pinaka gravy. Meron din namang separate na gravy, mga kataba, para sa ating chicken breast. Yan ang ating simpleng dish. At alam nyo na, lalo na yung mga kids, mga kataba, magugustuhan tong recipe na to. Enjoy, kumain, at maging masaya. Salamat sa panunood! At kumain ng maayos. Bye, mga kataba! We'll be right back.